Boss Richard, shout out. Salamat at thank you sa mga ano mo, sa mga video reaction. Yan, thank you. Richard, maraming salamat. Sana suportahan natin si Boss Richard. Pagkatapos yung pampindot yung bell, pinutin niyo po yung all. Yo, what's up mga kapartner? Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa ating mga manunood at sa lahat ng ating mga OFW at sa buong mundo kung saan sunok mo kayo ngayon naroroon. Ngayon mga kapartner, syempre panibagong araw at panibagong vlog tayo ngayon. Ang gagawin natin mga kapartner, mag-unboxing tayo nitong Lafil microphone. Ayan, nagaling kay Lazada. Lazada baka naman. Bubuksan natin mga partner. Nakupit ko na ito mga kapartner ngayon. Bubuksan natin, titignan natin yung laman. Ah, dahan-dahan. Tcharay! Nakabalot pa. Nakabalot pa mga partner. Isa pa. At ito ay maliit lang siya na microphone mga kapartner. Nabili ko to sa Lazada is... Alam nyo ba kung magkano mga kapartner? Noong nag-sale ang Lazada ng 666, sabi nila, 6.6 anniversary yata yun, ano man yun. Nabili ko siya mga kapartner is ano siya, 90% off. Guruin nyo na mga kapartner, 90%. So, bubuksan natin, dandahan lang. Ito na yung laman. Yun. Maliit lang siya mga kapartner. Review na rin natin. Ang purpose ng lapel microphone, pwede nyo itong ilagay sa damit dito, sinisiksik. Ipakita ko sa inyo mga kapartner, bubuksan muna natin. Medyo mahaba din yung wire, siguro mga 1 meter and a half lapel microphone. Iniipit lang dito yan. Yan, sa damit. Yan. Pwede na po kayo magsalita. O kaya sa sombrero, kung meron kayo. O kaya kung sa mga nagbabiyahe, mga nagbo-motorcycle, pwede nyo nang iipit sa jacket or sa dito sa may helmet. At nakasaksak ito mismo, siyempre, sa cellphone. O kaya sa GoPro, kung may GoPro man kayong gamit. Ang purpose kasi nito mga kapartner, nami-minimize niya mga kapartner yung ingay na nanggagaling sa labas o kaya nanggagaling sa mga kung ano-anong ingay, lalo na pag nagbiyahe kayo o kaya sa labas ng ang bahay. Kaya pag nag-vlog kayo, nagamit ito, mababawasan yung ingay. Ito yung purpose. Hindi naman asin mawala yung ingay. Yung ingay na nanggagaling sa labas, hindi niya makukover. Kundi voice out lang or salita niyo lang mismo ang kanyang makukuha. Ito yung purpose ng lapel microphone mga kapartner. Marami na rin gumagamit nito sa mga vlogger o kahit sino mga, kahit sa mga sikat na vlogger, siguro hindi mga ganitong klase ang ginagamit nila, medyo mamahalin. Pero ito lang yung ano natin mga kapartner na bili, kaya try natin ito pag nagbablog tayo. Next natin na gagawin mga kapartner ay mag-unboxing tayo, mayroong sponsor sir. Binili ko rin siya mismo mga kapartner sa Shopee naman. Sa Shopee ko siya binili. At ito ay... Bukasan natin mga kapartner para malaman natin kung ano yung binili ko. Lang ha, sa pambukasan. Goodness, ito. Hindi natin yung nakadikit dito. Tayo tayo, hindi natin harapan tayo pag retry ko ngayon. Goodness! Maganda rito, gupitin na natin, no? Dito, bubutasan na natin. Yan. Para diretso na tayo sa cartoon. Buksan natin, malapit na. Excited lang din ako mga kapartner na ma-unbox kasi for the first time akong gagamit nito. Gusto kong gamitin siya sa pag-live-stream ako. Ganyan, syempre. Sa mga nagla-live, kahit sa mga streaming, maglalaro ka sa live-stream, magagamit din siya. So ito na nga mga kapartner, nakalabas na nga siya. Ito na siya, no? At meron siyang kasamang headset mga kapartner, no? Meron siyang headset. At ang kagandahan nito mga kapartner, dahil yung headset natin ay may brand, mayroong pangalan ang ating headset ay galing sa Sony.
ang headset niya, brand ng Sony. Una-una natin buksan mga kapartner itong headset, no? Silipin natin kung gaano kaganda ang headset ng Sony. Ayan yung number para na kayo magbasa. Chinese na sa baba, kaya hindi ko maintindihan. At na-surprise ako mga kapartner dahil ang kulay niya ay kulay pink. Buksan natin, tingnan natin. Wow, ang ganda. Tingnan natin kung gaano kahaba yung wire. Yun. Mahaba rin siya mga kapartner, mga half meters or one meters. Nahatak siya dito mga kapartner para may adjust sa gilid, sa side, bawat side. Siyempre, dandahanin nyo pag kayo nag-adjust, no? Kasi baka naman maputol. Ito yung headset ng Sony. Next natin bubuksan mga kapartner ay ito. Siguro may idea na kayo kung anong laman nito. At siguro naman marami na rin ang gumamit nito. Tingnan natin kung maganda nga. Dahil sa kanyang picture, sa kanyang logo, is maganda. Kaya tingnan natin ngayon kung maganda nga mga kapartner. Buksan na natin mga kapartner. Para makita natin kung ano yung nandito sa loob. Let's do this. Ito yung bukasan. Tapos, yan. Inaangat lang ng ganyan. So, ito na yung laman niya mga kapartner. Nakikita nyo. Yan yung laman. Meron siyang microphone cover. Yung parang net. Ito naman yung lagayan ng microphone. Dito, ito tusok sa butas. Ito naman yung microphone niya mga kapartner. Kulay gold. Yung kulay. At syempre, meron siyang cord. Yung cord niya mga kapartner, siguro mga 2 meters. 2 meters and a half yung cord. Ayan. Ito naman yung lagayan ng dynamic microphone. Kung halimbawa gagamit kayo ng ibang microphone, halimbawa yung microphone ng video, okay, karaoke, pwede siya. Ito yung pinakasukat doon. Tsaka syempre, ito yung cover ng microphone natin. Yung foam na para maganda yung boses at hindi siya kalat. Mga kapartner, ito naman yung pinaka, ito yung pinaka-stand natin mga kapartner doon sa microphone. No? Mamaya, isi-sit up natin. Ituturo ko sa inyo kung paano isi-sit up ang lahat ng ito. Papakita ko rin sa inyo para kung madali na ninyo i-assemble para kung mapanood ninyo yung aking vlog. No? Isa-isahin ko yan sa inyo mga kapartner pagkatapos ng unboxing natin. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong purpose dito. Ano yung para saan gagamitin, no? Saka syempre, ito yung biit natin. Yan, yung condenser natin. Dito natin i-adjust, dito natin ikabit yung microphone, yung headset, yung charger. Dito natin ikakabit mga kapartner para magkaroon siya ng connection doon sa live natin at marinig natin yung boses o yung mga sound effect. Ano mga kapartner, ituturo ko sa inyo kung paano i-assemble itong stand ng microphone. Lahat ng ito, kung paano siya i-set up. Siya yung pinakapaa dito sa stand na itatayo natin. Ito siya, iniipit lang siya kung saan pwede nyo iipit sa mga lamisa. So dito ko siya ilalagay sa gilid ng lamisa. Ganyan. Ganyan. Ngayon, ito naman, ito yung lagayan ng microphone, dito ikakabit. Dito siya. Tapos ito naman, nakikita niyo yung dulo, ito yung isasalpak dito sa paa. Lalagyan mo siya dito ng pinakalock. Para maigpit siya at hindi siya gumagalaw. No? Ayan mga kapartner, nakatayo na, no? Tapos ito naman mga kapartner, dito siya ikakabit. Itong dulo na to mga kapartner, ang purpose nito, ito namang pinakadulo nito, yan, mayroon siyang thread sa dulo. E, papasok lang siya ng galon, tapos pipihitin nyo lang siya. Ikutin nyo lang siya, ng ganyan, para humigpit. Yan, humigpit na po siya, no? Pipihitin nyo rin. Ito yung pinaka-adjustan niya, para humigpit din at hindi siya gumalaw-galaw. Ayan. Pihitin lang siya ng gano'n. Tapos, ito naman, hihigpitan mo rin siya dito mga kapartner. Para at least magkaroon siya ng tibay. Ito itong force sa dulo.
Ayan yan. Iikutin mo lang para humigpit din yung itong bilog. Hindi siya gumalaw. Ayan. Alright. Ipuntas natin. Ayan. So, okay na siya mga kapartner. Ito yung nagbibend. Pwede siyang yumuko. Pwede siyang ganyan. Ganyan. Pwede siyang ganyan. Ito naman, nagbibend din ito. Luwagan nyo lang ng konti dito. Nagbibend din yan. Itong dolo. Ayan. Nakita nyo. Pero dahan-dahanin nyo lang mga kapartner na pag nagbibend kayo. Yung smooth lang na pagkabend. Para hindi naman siya madaling masira. So ngayon mga kapartner, nakabit na natin. Ayan, nakikita nyo ito. Papakita ko sa inyo yung pinaka-posting na ginawa natin kanina. Ayan. Hanggang dito. Pataas. Okay na siya. Ngayon ang isusunod natin mga kapartner, yung microphone. Itong microphone, no? Ipapasok natin siya dito. Tutusok niya siyang ganyan. Hindi siya mahuhulog mga kapartner kasi ito, may rubber, may parang guma, mayakap dito sa bilog nitong microphone. Isetup natin mga kapartner na nakatayo ganyan. Ngayon, ang next natin na gagawin, mga kapartner, itong parang net na to. Ngayon, pagkabit naman nito mga kapartner, dito siya ilalagay. Dito sa side, itong edge ng itong side ng ano, ng yan. I-adjust nyo lang kung saan yung gusto. Pwede siyang dito sa pataas, pwede siyang sa baba. Kung saan kayo komportable at saan siya pwedeng ilagay, ma-adjustable po siya mga kapartner. Ihigpitan nyo lang dito. Ayan. Meron din siyang panghigpit. Pitin nyo lang ng sakto yung alam nyo mahigpit na siya. Kasi ito naman mga kapartner, umiikot siya ganyan. Ngayon ito, nabibend siya mga kapartner. Dito nyo ihahawakan. Huwag nyo hahawakan dito pag nagbibend kayo. Dito nyo hahawakan sa bakal, no? Para safety. At hindi masisira yung ano nyo, yung itong pinakanip niya, itong bilog. So, pwede nyo ganyan. Pwede nyo rin ikot sa kabila. Ganyan, dito sa kabila. Para matakpan yung microphone. I-adjust nyo lang kung pwede nyo anuhan dito. Luwagan ulit. I-abantin nyo dito sa harap para lumapit siya doon mismo sa microphone. Higpitan ulit. Ayan, higpit na siya. At ito, inaano lang, ibinibend lang yan. Parang anuhin mo lang siya na doon sa microphone mismo nakatakay. So that's it mga kapartner, nakita nyo na. Natakpan na yung microphone. O, pwede nyo ilipat sa kabila. Pwede nyo siyang ilipat sa kabila. Angat nyo lang dito sa taas at ililipat nyo naman dito sa kabila. Ganyan. Adjustable siya. Ayan. At syempre, nandito ako sa harap. Nakaharap ako sa inyo. So, dyan ko siya nilagay para pag nagsalita ako, dito siya sa face na to. Dito siya sa harapan na to. Dito yung boses ko magagaling. Next, ikakabit nyo yung itong wire dito sa dulo ng microphone. Papasok nyo lang siya. Ayan, pumasok na, narinig nyo, tumunog. Ayan. Pagka tingin nyo na medyo bababa, mataas, ina-adjust lang yan mga partner. Nutulak na, pwedeng ganun, pwedeng itulak. Kasi dito sa baba, nandito yung controller niya sa baba. Umiikot siya. Ayan. So ngayon na, ikabit nyo na yung microphone. Ito na yung pinakadulo mga kapartner ng microphone. Ito na rin yung headset natin. Ni-ready na rin natin. Ituturo ko sa inyo kung saan siya isasaksak at kung paano siya isasaksak. At syempre mga kapartner, mayroon siyang charger. Mayroong charger itong ating V8. Live 1, ito naman yung Live 2, ito naman yung accessories instrument, ito yung charger, at saka dito naman yung ilalagay yung mga equipment, speaker, kung ano yung gamit yung mga speaker, that is dito sa side na to, ang headset. Ayan mga partner, dito nilalagay yung headset, dito naman ilalagay yung condenser mic, ito.
Sa itong malaking butas na to, mga kapartner, kung meron kayong dynamic microphone or yung ginagamit na microphone sa mga video, okay, dito nyo siya isasaksak sa malaking butas na to. Saka meron naman tayong dalawang wire, mga kapartner. Ito, USB wire. So, itong dolo na to, mga kapartner, ikakabit siya doon sa cellphone. Tapos, yung kabilang side naman niya, dito sa V8 natin, sa line 1 or line 2, kung saan nyo gusto ikabit, pareho lang yan. Isasaksak natin dito, ayan, tumunok. Tapos, the rest ito naman sa cellphone, na kung saan kayo magla-live. Next natin, mga kapartner, yung charger. Charger, itong dulo niya, ganun din, USB charger. Dito naman natin siya ikabit sa charger. Apat na line. Kakabit yung charger. Hindi nyo lang ganon. Ipapasok nyo lang dito. Yan, charger. Tapos, yung dulo ng charger, isasaksak nyo naman, mga kapartner, doon sa saksakan sa extension. Kung meron kayong extension, o saan nyo dapat isaksak yan para magkaroon siya ng power. So, nakikita nyo, mga kapartner, umilaw na siya. Itong power button niya, kasi nakasaksak na siya sa kuryente. So, ang next naman natin isasaksak, mga kapartner, yung headset, yung pinakadulo ng headset. O, dito naman natin siya isasaksak sa may headset din mismo. Yan, sa headset. Dito sa headset mismo yan. Yan. Ibabaon nyo lang dyan sa headset para magkaroon ng connection. Tapos, ang last natin na ilagay, mga kapartner, yung microphone, yung dulo ng microphone, yung pinanggalingan dito sa dulo na to, tsaka ito. Ito natin isasaksak sa pinakadulong side. Ayan. Dito, ayan. Ayan. Pumasok lahat siya, mga kapartner. Nakakabit na. Ayan na itsura niya. Tapos ito naman yung mga volume ng pihitan natin mamaya. Papakita ko sa inyo. Ito naman. Lahat to. Pinipihit. Nandito yung echo. Ito naman yung volume, maximize volume or minimize volume niya. Tapos ito naman yung, nandito na yung monitor na nagpapalakas ng boses at saka itong music. Pwede kayo mag-record, mga partner. Meron siyang recorder, meron siyang bass at saka treble. Pag-adjust doon sa boses na nang gusto nyo. So dito naman yung mga nakalagay na yan, nandito na yung kung ano niyo pipindutin niyo rito para bago-bago yung boses, may palak, may clap, tapos mayroong keys. Basta dito, mga kapartner, makikita niyo na yan pag na-assemble niyo na. Ayan, titestingin na natin, mga kapartner, no? Na-assemble na natin. Kung lalagay tayo ng headset, nakikita niyo ba ako? Nilalagay ko na yung headset sa ulo ko. Ayan. Duma natin konti. Ayan, ang headset natin. Pwedeng iangat yung mga partner. Ganun lang ang gagawin ninyo. Ayan, pwedeng ganyan lang siya para makita ng maayos ang iyong mukha. Pwede siyang iangat. Pakita ko sa inyo yung pinaka... Ayan, ayun siya, mga partner. Sa lamisa lang siya nakatikit. So, okay na siya. Ganyan na siya ang kurma. Test natin to. Ayan, pwede nyo itulak para medyo magkaroon kayo ng para makita nyo yung mukha nyo, mga kapartner. So ngayon, naikabit na natin lahat. Ang dapat natin ikabit, itestingin na natin siya, mga kapartner. Ito na siya. Hello, Mike. Sounds. Ayan, mga kapartner, may music na. Narinig nyo? Dile dile, dile dile, dile dile, mile mile, mile mile. Diba? Ayan, ang gagawin nyo lang, mga kapartner, i-adjust nyo lang yung monitor. Doon hihina at lalakas yung boses ninyo sa monitor. Tapos meron tayong echo power dito, pwede nyo ulitan ang echo, pwede nyo lakihan. Parang ganito lang, o yan, lalakihan ko yung monitor, bawasan. Tapos yung echo naman lalakasan, babawasan. Ganun lang siya, mga kapartner. Ano ba? Dile dile, dile dile yo aler, kyal mele mele. So yun, mga kapartner, no? Lakas, sobrang lakas.
So yun mga ka-part, mga ka-partner, no? Nakuha na nga natin yung timpla kung paano i-assemble at na-review na rin natin na gumagana lahat yung ating nabiling accessories or ating nabiling bi-it sa Shopee baka naman. So yun, gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel at syempre lalo na ang ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, sa lahat ng mga Kasur family at sa mga suportang tunay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, huwag natin kalimutan pasalamatan ang mga supporters natin at ang ating mga solid na viewers. Shoutout po sa inyong lahat. At muli, may paalala si Boss Richard bago natin tapusin ang ating unboxing with a symbol ngayong araw. Huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe. At siyempre, huwag nyo rin kalimutang i-hit ang ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na video, reaction video, or ma-unboxing video, ma-battle business video. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless us all. At don't forget, I love you all. Bye-bye.